illegal na aktibidad ng China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Tila mas naging agresibo pa hanggang sa kasalukuyan sa mga nagdaang taon. Kilala ang China sa kanilang strategic move na tinatawag bilang China's Creeping Expansion. Ito ay kung saan dahan-dahang sasakupin ng China ang mga teritoryo sa loob at labas ng West Philippine Sea. Ngunit gate ng China, hindi nila ito inangkin at maangasang sinabi na parte ito at pagmamayari ng kanilang bansa. Ngunit sa likod ng mapanghas na galaw ng China, posible na nga bang hahantong sa digmaan kung mas maagresibo rin ipapakita ng Pilipinas ang pagmamayari sa teritoryong ito. Nagsimula ang kwento sa tinaguriang creeping expansion tactics ng China nang simulan nitong sakupin ang tinatawag na Paracel Islands na pagmamayari ng bansang Vietnam. Ang naturang archipelago ay binubuo ng 130 maliliit na coral islands at mga reefs o bahura. Karamihan sa mga ito ay nakapangkat sa mismong hilagang silangan ng Paracel Islands na tinatawag bilang Amphitrite Group of Islands at ang isang pangkat naman ay tinatawag na Crescent Group of Islands. Taong 1946 nang matapos ang World War II, dito na nagpadala ang China ng isang naval expedition sa mismong South China Sea at pwersahang sinakop ang Amphitrite Group of Islands na isang bahagi ng Paracel Islands na teritoryong sakop ng bansang Vietnam. At sa panahong sinakop ang Amphitrite Islands, pwersahang napasuko ang hukbo ng Vietnam at napunta sa kabilang pangkat ng isla na tinatawag bilang Crescent Group of Islands. At ang pangyayaring ito ay naging kauna-unahang hakbang ng China upang gawin ang kanilang expansion tactics. Nang tuluyan ng masakop ng China ang isang bahagi ng Paracel Islands, di nagtagal. Taong 1974, nang sa muli sinalakay ng China ang kabilang bahagi ng Paracel Islands na pinangalan ng Crescent Group of Islands. Isa sa mga naging punot dulo sa ginawang pag-atake ng China sa natitirang pangkat ng Paracel Islands ay nang dahil lamang sa kasakiman nito sa mismong langis. Ito ay kasunod sa naiulat na paggalugad o exploration ng Vietnam sa isla na talagang nakitaan ng malaking deposito ng langis at nang magkasundo ang isang foreign oil company at pamahalaan ng Vietnam ukol sa oil exploration, dito na sinalakay ng China ang natitirang bahagi ng Paracel Islands o tinatawag na Crescent Group of Islands. At ang sagupan ay nagresulta sa tinatawag na Battle of Paracels. Ang naturang sagupan ng China at Vietnam ay nagtala ng pagkasawi sa 53 bilang ng Vietnamese soldier at nasa humigit kumulang 18 Chinese soldier naman ang nasawi. Ngunit simula pa lamang ang lahat ng ito sa mismong kasakiman ng China ukol sa pang-aangkin ng mga teritoryo. Taong 1988 kung saan sinimula na naman ng China ang marahasang pag-angkin at pananakop sa tinatawag na Fiery Cross Reef na isang bato at hindi isla na matatagpuan lamang sa mismong Spratly Island. Ang naturang Fiery Cross Reef ay may total landmass lamang na 10,000 square meters ngunit kalaunan tinambakan ito ng China at sa kasalukuyan mayroon na itong sukat na aabot ng 3 square kilometer. Ngunit sa mga panahong iyon, tanging bansang Vietnam lang ang naging oposisyon ng China ukol sa ginawang pang-aangkin. Kasabay ng taong iyon, March 14, 1988, muli ring sumiklab ang sagupaan ng China at Vietnam nang angkinin na naman ng China ang Johnson South Reef na sinasabing teritoryo ng Vietnam. Nang mga panahong iyon, isa o manong Chinese vessel ang dumako sa isla at nagdiskarga ng mga construction materials. Ngunit kasabay nito, dumako rin ang 3 Chinese frigates na equipped ng mga nagmamalakihang armas. Dito na inatake ng Chinese soldier ang sinasabing kulang na kulang sa armas ng mga Vietnamese troops. Bagay na walang magawa ang mismong pwersa ng Vietnam kundi umatras na lamang. Ngunit ang naturang sagupan ay kumalas ng humigit kumulang 64 na bilang ng mga Vietnamese soldier at ayon pa, ginamitan pa umano ito ng mga incheek ng dagger sword o bayonet upang pugutan ang mga Vietnamese soldier. Ayon pa na talagang hindi rin pinayagan ng mga incheek ang mismong Vietnamese force upang i-recover ang mga labi ng mga nasawi sa naturang bakbakan. Bagay na talagang hindi makatao ang ipinapakitang kasakiman ng China. Ngunit alam mo ba na nang mga panahong iyon, taong 1988, inangkin at sinakop na rin pala ng China ang tinatawag na Subi Reef na matatagpuan lamang 26 kilometer mula sa timog kanlurang bahagi ng Pag-asa Island under the municipality
of Kalayaan Group of Islands. Ngunit ayon sa mga naging pahayag ng eksperto na nang mga panahong iyon, wala pa raw kaalam-alam ang Pilipinas o kahit ang mismong Aquino administration ukol sa Anclos. Ngunit alam mo ba na taong 1982 pa natatag na o na-establish ang Anclos? At ayon din sa mismong lawfield.net that the United Nations Convention of the Law of the Sea o Anclos was signed and ratified o nilagdaan at pinatibay by the Philippines on December 10, 1982 at May 8, 1984. Bagay na nangyari ang pagsakop ng China sa Subi Reef taong 1988 na. Ang Subi Reef ay isang low tide elevation na matatagpuan sa labas na ng mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit alam mo ba na ayon sa Anclos, pasok naman ito sa tinatawag na territorial sea extents na may sukat na 12 nautical miles mula sa mismong baseline ng isang coastal state. Sa madaling salita, Pilipinas lamang ang may karapatan na gumalugad o magtayo ng mga struktura sa mismong Subi Reef sa kadahilanan na pasok ito sa tinatawag na extended continental shelf ng Pilipinas. Ngunit nang dahil sa kakulangan at mahinang naval forces ng Pilipinas, ganito na lamang kadaling nasakop ng China ang Subi Reef. At sa loob ng taong 1988, umabot na ng 6 na reef o bahura ang naangkin ng China sa mismong Spratly Islands. Hanggang taong 1995, nang sa muli sinakop at inangkin na naman ng China ang tinatawag na Mischief Reef na talagang sa pagkakataong ito, pasok na sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Matatagpuan ang mismong Mischief Reef sa layong 250 kilometer mula sa kanlurang bahagi ng Palawan Province. Ngunit taong 1995, nang sakopin ito ng China, wala ring nagawa ang Pilipinas at ang mismong administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay nang dahil na rin sa mga panahong iyon, talagang walang military capability ang Pilipinas na i-retake o bawiin ito mula sa pananakop ng China. Hanggang taong 1996 nang magkaroon ng barilan sa pagitan ng pwersa ng China at Pilipinas, ang naturang sagupaan ay nagtagal lamang ng 1 at kalahating oras. Matapos ang nakakaalarmang pangyayari, agara namang ikinasa ang isang joint military exercise ng Pilipinas at Amerika sa Palawan Island. Hanggang taong 2012 kung saan isang Administrative Order No. 29 ang inilathala ni former President Noynoy Aquino kung saan naglalayon itong formal ng tawagin bilang West Philippine Sea ang mga bahurang sakop at pasok sa naturang exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit kasabay rin ng mga panahong iyon, inangkin at sinakop na naman ng China ang Scarborough Shoal na matatagpuan humigit kumulang 120 nautical miles lamang mula sa kanlurang bahagi ng Luzon. Bagay na talaga namang pasok ito sa mismong 200 nautical mile measurement ng isang exclusive economic zone. Wala mang itinatayong struktura ang China sa bahagi ng Scarborough Shoal, bantay sarado naman ito at kontrolado ng mismong presensya ng China Coast Guard mula taong 2012 nang sakupin ito hanggang sa kasalukuyan. Nang taong iyon, nagkaroon rin ng isang standoff ang puwersa ng China at Pilipinas na tumagal ng 2 buwan, bagay na hanggang standoff lamang ito at walang nangyari putukan. Hanggang sa taong 2013 nang mag-file ng isang arbitrational case ang Pilipinas under Anclos laban sa ginawang pananakop ng China sa mga bahura sa West Philippine Sea. Hanggang taong 2016 nang lumabas na ang naturang resulta sa kaso na dininig sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Sa naturang desisyon, panalo ang Pilipinas at ipinawalang bisa ng korte ang tinatawag na 9-line ng China kung saan nasakopan nito pati ang mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit tila ba nagpabingi-bingian lamang ang China at hindi nito kinilala ang mismong desisyon ng korte. Ngunit sa likod ng sagupaan at gitgitang nangyari sa pagitan ng China at Pilipinas, makikitang tila malabong hahantong ang hidwaang ito sa isang digmaan. Isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang naturang Philippine-US Mutual Defense Treaty kung saan obligado ang magkabila ang panig na tumulong kung sakaling magkaroon nang banta sa seguridad ang bawat isa. At kung sakali mang sasalakayin ng China ang Pilipinas, obligadong tutulong ang Amerika at malamang sa malamang makakalaban ito ng bansang China. Bagay na kung pagmamasdan din, makikitang hindi interesado ang China sa isang digmaan. Isa sa pumatunay nito ay ang mismong ibang bansa na
minsan ang pumatol sa China ukol sa pagdepensa sa teritoryo, ngunit bagay na hindi ito gaanong pinatulan ng bansang China. Bagay na mas masasabing mas pinagtuusang pansin pa ng China ang pagpapayaman at pagpapaunlad sa kanilang ekonomiya. Ito ay upang malamangan nito ang mga nangungunang bansa sa mundo, kagaya na lamang ng Amerika na isa sa mga pangunahing karibal ng bansang China.